sa'yo, ningin ang dalangin at magsamo. Namayan mo, diba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpunod at sambahin. Sa ating emosyon, hihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at pag-uwi, aray namin sa'yo. Hihin ang dalangin at pagsamo, nabayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, unang Biyernes ng buwan, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at mga pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan ay sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating mga panalangin at pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustahan hanggang ngayon, kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya,
Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kaming pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga ninuno namin ay inaalis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoong naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ang bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin o Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kapurusahan ninyo kaysa kapurusahan ng taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa iyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati po muna ang katabi ng magandang umaga. Ayan. Gisingin po ninyo at baka natutulog. Napakaganda ng panahon. Medyo malamig dahil umuulan. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan ng Oktubre, nasa bare months na po tayo. Ilang tulog na lamang, ipagdiriwang na natin ang Pasko at bagong taon. Ilang tulog na lamang, isasara na natin ang taong 2023 at sasalubungin ang taong 2024. Kaya nga, sa mga araw na nagdaan, ay tila baga napakabilis ng panahon. Parang kailan lang. Subalit ang ating debosyon, anumang mangyari, patuloy-tuloy. Ito ay laging nagpapatuloy. Ang ating debosyon ang siyang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang ating debosyon ang nagbibigay parati sa atin ng pag-asa. Umulan man, umaraw man, nananatili tayo sa ating pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating debosyon. Sa pamamagitan din ng ating debosyon, inilalayo tayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Sa pamamagitan ng ating pagdedebosyon, patuloy tayong nagkakamit ng mga biyaya at pagpapala mula kay Jesus Nazareno. Kaya't palakpakang muli natin ang ating Panginoong Jesus na patuloy na nagmamalasakit at nagpapakita ng kanyang kagandahang loob sa ating lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa atin pong ebanghelyo, sa palagay po ninyo, bakit kaya tinuligsa ni Jesus Nazareno ang mga taga-Korazin, taga-Bethsaida, at taga-Kapernaum? Simple lamang po ang kasagutan ibinigay din sa atin sa ating ebanghelyo. Ginawan sila ng maraming kababalaghan, subalit
Hindi sila nagsisit, hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Uulitin ko po, ang mga taga Corazon, Bethsaida at Capernaum, pinaramdaman ng Diyos ng kanyang awa, habag at pagmamahal. Ngunit nakakalungkot sa kabila ng kabutihan ng Diyos, hindi sila nagbago ng kanilang mga puso. Hindi sila nagbago sa kanilang mga dating pamumuhay. Hindi sila nagsisi at hindi sila nagbalik loob. Ibig sabihin po nito, silang lahat hindi nagbago ng buhay. Kaya naman, ang buod po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay tila baga yung mga hinanakit ni Jesus Nazareno tungkol sa bayang nanatiling matigas ang kanilang puso. Hindi sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi nila binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na magbago ng buhay. Sinumbata niya ang bayan ng Corazin at Bethsaida sapagkat narinig na nila ang mensahe ng Diyos, ngunit hindi nila ito pinanindigan ng mabuti. Sinumbatan din niya ang kaniyang itinuturing na tahanan, ang Capernaum, sapagkat ito'y pilit na nagmataas para sa kanilang sariling kapakanan. Tila nga ba nakakatakot ang babala ni Jesus Nazareno na mabigat na kaparusahan ang harapin ng bayan na ito sa araw ng paghukom. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tandaan po sana natin na ang mga himala, ang mga kababalaghan ni Jesus Nazareno ay naglalayon na maghatid sa atin ng kabutihan at pagbabago ng ating puso at pagbabago sa ating buhay. Uulitin ko po, yung mga biyaya, yung mga pagpapala natin na ating natatanggap, kalaki po nito yung hamon sa atin na magbago ng ating mga sarili mula sa ating mali at likong pamumuhay tungo sa tuwid at tamang landas. Lagi ko po itong sinasabi at ibinabahagi na isa sa pangunahing layunin ng Ebanghelyo, yung mga naririnig nating mabuting balita, ang isang pangunahing purpose nito ay ang panawagan ng pagbabalik loob. At pag sinabing pagbabalik loob, ito po yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, pagtalikdan ng mga nagawa nating hindi magaganda at ang ating pagsang-ayon na ituwid ang ating buhay upang gumawa ng mabuti at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga sa bawat pagkakataon na tayo ay sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin, sa bawat pagkakataon po na nakakadama tayo ng kaginhawahan mula sa ating mga sakit at karamdaman, sa bawat pagkakataon na tayo ay iniaadya ni Jesus Nazareno sa lahat ng panganib at masasama, kakambal nito ang paanyaya ng Panginoon na tayo ay buong pusong magbalik loob sa Kanya. Ipinaparanas ng Diyos ang Kanyang kabutihan upang tayo pong lahat ay mas mapalapit sa Kanya. Ipinadadama niya ang Kanyang kabutihan at kagandahang loob
upang mas mapalalim natin ang ating relasyon sa Kanya. Dahil nais ng Diyos, huwag tayong mapahiwalay sa Kanyang presensya. Ayaw ng Diyos na tayo ay lalayo sa Kanya. Sapagkat sa tuwing tayo'y lumalayo sa Diyos, ayan yung pagkakataon na mas lalo tayong gumagawa ng mga kasalanan at kasamaan. Kapag tayo ay malayo sa Diyos, nawawala ng saysay at kabuluhan ang ating buhay. Kasama sa layunan niya na tayo ay magbago ng buhay mula sa madaling na nakaraan tungo sa isang banal at maliwanag na bukas. Sa makatuwid, ang mga bagay na ginawa ni Jesus Nazareno sa panahon ng kaniyang misyon ay hindi lamang maghatid ng kagalingang pisikal, kundi maging para sa kabutihan ng buo nating pagkatao. Ang ibig sabihin, ang ipinaranas ni Jesus Nazareno ay ang paghilom at kagalingan ng buo nating sarili at pagkatao. Kaya nga yung kagalingang pisikal, isang bagay lamang yan. Ang nais natin ay ang pangkabuoang kagalingan. Kagalingan ng ating katawan, kagalingan ng ating emosyonal na kalagayan, kagalingan ng mga pagkukulang nating espiritual. Kaya sa araw na ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang pagnilaya natin ang mga bagay na ito. Maaaring maunlad tayo sa ating buhay sa kasalukuyan sa panlabas na anyo natin, kagaya ng buhay ng mga taga-Kapernaum nung mga panahong iyon. Subalit, salat naman sila sa kababaang loob at pagtalima sa Diyos. Ang atin pong mahal na Poong Jesus Nazareno, hindi interesado sa ating kayamanang pisikal, kung anumang kayamanang mayroon tayo sa mundong ito. Interesado siya sa kayamanan ng ating mga puso. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, magandang suriin natin sa ating mga sarili na sa kabila ng napakaraming biyaya at pagpapala na ating nakamit sa ating buhay, natuto na ba tayong magbalik loob? Tayo ba ay lumapit na kay Jesus Nazareno upang magsisi sa ating mga kasalanan at talikdan na ang ating mga maling pamumuhay? Isinuko na ba natin ang ating mga buhay upang si Jesus Nazareno ang maging hari ng ating puso, upang siya ang maging tagapagligtas ng ating buhay? Mga kapatid kay Kristo, inaanyayahan tayo, huwag nating panatilihin na maging matigas ang ating puso. Magbalik loob tayo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kaniyang puso. Sa bawat panalangin at kahilingan
ang atin pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon ay inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin ng ang kanyang mga aral at simulan bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesús Nazareno.
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at pambansang dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ang inyong mga donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, bottled water, instant coffee, sabong panligo at pandaba para sa patuloy na pantulong natin sa mga kapatid nating nasalanta ng mga kalamidad lalo na sa panahong ito. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo
ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.